Hello sa mga viewers natin. Good evening. I mean, good afternoon. Okay, so mga Hercadas, I'm so excited for today because i-share ko sa inyo ang new discovery ko. And today, first time namin gagawin ang first ever Get Ready With Me live video with Sunsilk. And today, one of my new finds na gusto ko i-share sa inyo is the Sunsilk Expert Perfect Straight Hair Shampoo. Actually, medyo yan. Na-notice nyo, medyo basa pa yung hair ko kasi kaka-shower ko lang. So, mamaya makikita nyo yung result niya pag medyo natuyo na. So, yeah. Hello sa mga viewers natin and mag-enjoy lang tayo lahat today. So, dyan lang kayo and let's have a good time. And also, guys, ang masaya pa dito is that you can help me choose what to put on as I get ready sa mga gagawin ko tonight. So later, I'll be asking you to help me kasi meron akong mga hindi pa sure, like for my lipsticks, for my outfits, for my hair accessories. Tutulungan niyo ako to vote kung ano yung mas bagay sa look ko ngayon. So yeah, I'll be needing your help later, so tulungan niyo ako. And also, since we're live, I can answer the questions you've been wanting to ask me about hair, about beauty, and updates about my life, kung anong mga ganap ko ngayon. You just have to comment your answers below, your questions, your kung anong gusto niyong thoughts sa akin, and I'll be answering them live. Okay, so let's start. So you guys might be wondering kung bakit nga basa pa yung hair ko. Kasi nga, of course, when I get ready, the first thing we do is we shower. So kakatapos ko lang mag-shower and while waiting for my hair to dry, magsasagot ako ng mga questions na mga sinan nyo. Okay? Okay. Okay. Next po. Okay, so what's good about my new fine sunsilk is that para siyang below dry levels yung hair niya. So usually tayo, paglabas natin ng hair, especially sa mga busy, magsha-shampoo tayo, maliligo, and then paglabas mo ng shower, wala na tayong time to blow dry or to style our hair. So what's good about this, the new sunsilk Expert Perfect Straight Shampoo is that hindi mo na kailangan lahat niyan. So, minsan, wala naman ako parating hairstylist, wala naman ako glam team everyday. So, kailangan ko lang ng perfect partner for that para lagi akong on the go. So, yung nakita niyo sa commercial ko na in-air, I think yesterday, basta recently, meron doon yung I just got out from the shower and then para nang, pag natuyo siya, parang blow dry level. So, I want you to use the hashtag blow dry level. So, i-comment nyo lang yan below. And mamaya, meron kami sa inyong surprise. We have 10 sunsilk kits. So, bibigay ko yun sa inyo. I will sign it. And then, pipili kami randomly kung sino yung mananalo nun. So, kailangan nyo lang gawin is comment down below using the hashtag blow dry levels. So, I'll show you the kit. You'll be getting this kit. So, meron siya inside, of course, the Sunsilk Expert Perfect Straight Shampoo. And then, when you open this kit, it has this one. Super cute. I super love this towel kasi na-absorb niya agad yung wetness ng hair mo. So, kasama yan sa kit. It's color purple, of course. And then, we have sachet, so kung mga nagta-travel, perfecto dalhin nyo. Also, we have a comb and hair accessories with it. Super cute. And ngayon, magsasign ako ng isa dito. So, kung sino yung mga mananalo, please comment down below and then we might choose you and you're gonna get this super nice kit. Okay, so, yan. Na-sign ko na tong isa. Mayroon pa ako na yun isa sign. So, comment down below and you'll win this package, this kit. Okay. So, guys, yan. Mag-comment lang kayo. So, while waiting sa iba pa nating viewers, what we're gonna do is
tutulungan niya ako pumili ng lipstick shade ko for today. So, as you can see, meron na akong eyebrows, I have my eye makeup on, my powder, my blush. So, yung kulang na lang is lipstick. So, medyo torn kasi ako kung anong lipstick yung gagamitin ko. So, can you help me? Okay. So, eto yung hindi ko alam kung ano mas bagay with my purple outfit. So, I'm gonna swatch it for you and then you help me decide. So, first, Wonder. So, Wonder is from my collection with Happy Skin. So, medyo brownish red siya. So, actually, most of the time, I use this kasi pwede siya with any outfit. So, yan. Can you see it? Kita ba? Wait, again. I'll make it longer. This one. That's Wonder. And the other one, we have Courage. So, Courage naman, siya yung medyo mas nude lang since I'm wearing purple. So, any dito bagay with my outfit, medyo torn lang ako. So, please help me choose kung anong mas bagay sa akin. So, yan siya. Dito ba? Dito ba? Yan man, right? Okay, yan siya. Okay, so, para malaman ko kung ano yung gusto niyo with my look. I-like nyo lang. So, like or heart kung gusto nyo Wonder or Courage. So, here we have Courage. And then this one is Wonder. So, help me choose. Again, the other one is nude and the other one is medyo brownish red. Okay. So, now while waiting for your answers, I'll be answering the first round of questions na mga pinadala nyo. So, wait lang, I'll just close this. Sagutan ko yung mga questions and hopefully, ayan, mapili ko yung mga nag-send ng questions ngayon. So, I'll answer kung ilan yung kaya ko i-answer and, ayan, let's do it. So, our first question is, what's your favorite hair accessory? Okay, my favorite hair accessory would be maybe yung mga uso ngayon na parang mga hairpins na colored. Ginawa ko yun one time sa look ko sa ASAP. Parang sleek lang yung hair ko. And then, may mga gold pins si Rodil, my hairstylist. Tapos nilagay niya dito. So, for me, ang effortless ng look na yun. And nakita ko yung look na yun na Gigi Hadid one time na nag-red carpet siya. So, yeah, nagustuhan ko yung mga hairpins na gold or silver. Feeling ko nakakomplete na yung look. So, that's my favorite hair accessory so far. Pero usually, hindi ako kasi ma-accessories sa hair. So, usually nakikita niyo ako naka-bun or messy hair or straight hair. So, iba-iba. Minsan lang ako gumamit ng hair accessory. Next question is, what hairstyle do you prefer if you're on a date? If I'm on a date, siguro gusto ko mas, I'll go with the effortless look. So, usually straight lang talaga para kasi yun yung pinakamabilis kong gawin. Or sometimes, pag wala na talagang time, ibabon ko lang. So, bun or straight, either of the two, makikita niyo ako with that. Especially nung may bangs ako, parati lang ako nakabon. Okay, next question. Kamusta ang shoot niyo ni Ate Ilona? Kamusta siya on set? Kamusta ang shoot? Well, kay Ilona, bitin actually kasi parang less than a day ko lang siya nakita. Pero hopefully, hindi magiging last kasi super enjoy ako kasama siya. And also, nung nag-Bangkok kami, kung nakita niyo sa mga stories ko, wala kaming ibang ginawa kundi kumain. Kumain kami ng kumain. And parang naging medyo vacation in a way, yung trip na yun, more than work. And I really had a good time with my team, as in, nag-bonding kaming lahat and kumain ng sobra. So, enjoy siya. And si Ilona, super bait. Kasi yung team niya, iba kilala ko din. So, nagpunta kami dun sa isang restaurant sa taas ng hotel namin. And yan, nag-bonding kami.
Next question. Oh, there. How was your Bangkok experience? And sinagot ko na kanina, medyo matagal kami sa Bangkok that time kasi I had to do 2 storyboards. So, meron talaga kaming time to roam around. So, pumunta kami night market, kumain kami ng street food. May favorite ako doon yung nabibili sa streets, yung mga baby coconuts. Oh, super sarap. And then, nag-Korean kami, nag-Japanese. Oh my gosh, lahat kinain talaga namin. And actually, kahit ilang beses ako pumunta sa Bangkok, that's the country na pwede ko puntahan ng paulit-ulit kasi sobrang bait ng mga tao. And parang ang simple. So, yeah, nag-enjoy ako sa Bangkok. Next is, pag wala ka sa shoot, how do you relax? Good. So, pag wala ako sa shoot, usually, nag-workout ako. Kasi, feeling ko that's the only, yun yung favorite me time na gagawin ko for myself. So, usually I work out, and then after, I'll go straight to Ivy, magpapa-facial ako, papa-nails, and then dinner with my friends, or sometimes sa bahay lang. Kasi taong bahay talaga ako. So, yeah, usually ganun lang. Okay, so, ngayon, na-answer ko na yung first set of questions. Meron na tayong nakuhang, meron na, no? Kung anong lipstick yung gagamitin? Meron na? Yeah. I think we have your votes now. So, ang nanalo na lipstick is... Oh! Yay! I like that! Cringe! So, thank you. Ito. Actually, favorite ko to. And another fun fact, nung nag-shoot kami sa mga nakapanood ng The House of Us, yung gamit ni George dun na lipstick dun sa confrontation nila ni Primo nung sa rain scene. Well, nabura lang nung umulan. Ito yung ginamit ko nun, Courage. And gusto ko siya gamitin kasi it can go with anything kasi nga it's nude, so basic. So, yeah. Thank you guys for helping me choose the right shade. And nalagay ko na muna yung lipstick para complete na yung look natin. So, sometimes with this, pwede kayo mag-add ng lip liner kung gusto nyo mas precise. Pero for me kasi, gusto ko parate yung effortless look. So, I just like putting it mga 2 to 3 coats and then mas lalabas yung color na and you're good to go. See? Yeah. Yan, super nice. So, sa mga, I recommend this shade talaga sa mga magpupunta sa office or sometimes for the students, yung medyo try ka mag-try ng iba-ibang color. Ito yung must-have shade mo, the Courage. Okay, done with my lipstick. I'm ready. Alright, so, hair update. Since medyo may konting basa pa rin yung ano, yung hair natin. Ito siya ngayon, but medyo nag-dry na siya, pero medyo basa. So, intayin muna natin siya na mag-straight. But, ayan. Ayan siya. Yung ends ko medyo basa pa, so let's wait for that to dry first. Okay. So now, shout out. Okay, mag-shout out tayo sa mga viewers natin. Hi to Quintana Soloria and Jez De La Cruz. What's up? Hi guys. Hi. Okay, so I'll show you. This is my everyday makeup look. Yan. So, with my lipstick. Yan. Yan yung look natin. And now, I will be sharing with you my hair tips. Yay! Okay, hair tips. Okay, so, share ko sa inyo yung 5 hair tips ko sa lahat ng viewers natin. First, for me, you have to choose the right product for you. Ay, pwede po mga tissue lang for Dana. Lipstick. Sorry, nausin. Okay.
Okay, first, choose the right hair product for you. Kasi hiyang-hiyang naman yun sa lahat. And for me, I have a very sensitive skin. So, sa shampoos, thank you. Sa shampoo, sobra akong meticulous kasi sometimes pag masyadong matapang nag-rash ako. And with this, it's very mild and it's good for my hair and super bango. Kaya, kailangan matry nyo talaga this color, the purple one. It's the best. And my second tip would be, avoid heat styling tools. I know mahirap yun especially for me because of my line of work na parating inasa-style yung hair, parating nag-blow dry, parating kina-curl. So, usually, pag wala akong trabaho, nire-rest ko yung buhok ko. Kasi sometimes, yung nakaka-damage talaga ng hair natin, yung heat. So, we have to be careful with that. Kasi investment ang hair, bawal mapatay ang hair. Next, third tip would be, never sleep with wet hair. Kasi alam ko, minsan, mahirap, lalo na pagka-shower lang natin and super antok na, itutulog na lang natin ng basa. And that's a no-no. Hindi siya good for you and hindi siya good for your hair. Kasi, kasi syempre, pag tulog ka, hihiga ka, hindi mo alam kung ano na yung nangyayari sa hair mo. And then, alam ko, sabi rin na matatanda, bawal matulog ng basa yung buhok. Sabi ng lola ko yun. So, sundin na lang natin sila, guys. Kasi, magagalit ang mga lola natin. And no, it's not good for your hair. Totoo. So, usually, magpa-dry muna kayo konti before going to sleep. And then next is, comb gently sa hair natin. Kasi sometimes tayo, sa gusto natin, sobrang maayos yung buhok natin. Sobra tayong harsh. Imagine yung buhay yung hair. So, dapat, we have to love them. Kailangan natin silang alagaan. We have to be gentle. And especially sa mga ends, sometimes, especially when it's wet, like my hair now. Yung sa mga ends, medyo may buhol-buhol siya. So, my advice talaga, hold nyo muna dito, and then tsaka ganyan, gently. Yung iba kasi diba diretso, tapos gaganyanin. Dapat, hold nyo sa medyo end part, and then you gently remove the tangles. And then tsaka nyo siya, ikukomb like that. And also, pag wet hair, mas madali din sometimes pag gagamitin niyo yung wide-toothed comb, like this one. Pag super basa pa hair nyo, use this. Okay, and lastly, my fifth tip would be finish shower with cold water. I agree with that talaga kasi usually ako talaga sobrang hot ako pag ano. Hot water yung ginagamit ko kapag naliligo ako. And na-realize ko bakit sobrang initin ako lalo at saka pinapawisan ako. So si Chris Rodil, yung hairstylist ko, sinabi niya sa akin, baka dahil sobrang hot ko maligo, kaya nag-o-open lahat ng pores mo sa head and tendency pagpapawisan ka. So fact yun guys, parate i-end niya yung shower na with cold water para mag-close lahat ng pores. And true enough, nung nangyari, nung ginawa ko yun, parang naging less pawisan ako. Kasi I think nag-close yung pores sa head mo so hindi ka pinapawisan agad. And pag too hot din yung water, it's not good for your hair. So end your shower with a super cold water para rin ma-refresh kayo and it's good for you and for your hair. Okay, 5 na yun guys. So yan yung 5 hair tips ko. So sana ma-apply na siya. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. And, okay, again, sa mga kakasali lang sa atin ngayon, i-remind ko kayo, i-remind ko kayo na mag, comment down below using the hashtag, #blowdrylovers, and then you might win this kit. Okay, so, again, sa mga ngayon lang, meron kayong makakuhang shampoo from Sunsilk, you have this super cute comb, this towel, and this kit. Ano ba yung kasama? May hairpins inside. And everything you need. Ayan. So yeah, comment down below. Pupili kami randomly ng mananalo. And I'm gonna sign it. So, medyo ano siya. Medyo personal siya. Okay? So, hair update. As you can see, my hair is still wet.
So, ano lang natin siya. Let's wait for it na medyo mag-dry pa. Pero, konti na lang. Medyo malamig na lang siya. Pero, almost there. See? Para na siyang nag-blow-dry. I love it. Okay. Okay, again, the winners will be randomly selected. Naalis. The winners will be The winners will be randomly selected. So, I suggest, i-flood niyo yung comment section. Mag-comment lang kayo na mag-comment para mapili namin kayo. Okay. So, guys, next is my outfit. So, as you can see, I'm already wearing this super cute lavender top. Ayan. And also, may pants yan. See? So now, problem ko is, hindi rin ako maka-decide kung anong cover-up yung paggamitin ko. So, can you guys help me again, please? Okay, so, pupunta tayo ngayon sa ano ko. Sa aking closet. Closet? Okay. So, itong dalawa yung pinagpipilian ko. First, we have this super nice white sleeveless vest. Yan. Pwede. Parang malinis lang. Parang cute na yung look na to. And the other one is the denim jacket. Yan. I love denim jacket. So, ano ba? Anong pipiliin ko? Wait, susukat ko para sa inyo. Kita niyo ba? Yan. As you can see, yan. Yung pants ko is wide leg. So, super bagay din tong vest na to. Kasi I think mas nakakahaba. According to Kim and Gupyap. Mas nakakahaba yung mga ganyan. So, what do you think? This is the white vest. Yan. Okay, next is the denim jacket. Oh, shoot. Sorry. Okay. Denim jacket, ito mas ano to. Mas na-break na yung pagiging girly ng outfit ko kasi it's kind of oversized and since di mo alam kung kailan inuulan, so ready ako kung ano man. So, denim jacket, number 2. What do you think? Yan. Yan siya close up. Cute din. So guys, yan yung dalawa. So please help me choose what to wear. So, do you vote for this one? The white vest? Or the denim? Vote now! Dun, 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 dun. Ayan, I'll be waiting for your votes. But, for the meantime, well, inaalam ko pa kung anong mga gusto nyo suotin ko. Sasagot pa ako na questions! Yay! Wait, saan ko talalang? Ito na lang. Okay, so while waiting, I'll be answering the next batch of questions from you guys. So, wait. Ayan, patay yun ang hair ko, guys. Yay, I'm so happy. Okay, next batch of questions. Let's do it. So, ang question niya ay, sino ang hair peg mo? Sino ang hair peg ko? Actually, alam mo yung nagpe-peg sa buhok ko? Si Radil. Si Chris Radil. Or si John Valle, yung hairstylist ko. Kasi usually kami, upo lang, tapos sila na yung mag-aayos sa amin. So usually, sa mga peg for ASAP, kung may pupuntahan ako, sometimes may pinapahita ako peg. May tao sa Instagram, sa Pinterest. Pero most of the time, hindi ako mananalo sa mga hairstylist na to. So, ending, kung anong gusto nila, yun na din yung magiging buhok ko. So, uupo na lang ako at sila na yung bahala. Sila po talaga yun. And then, okay, next question is, ano ang motivation mo sa pag-workout? What's your advice sa mga gusto rin mag-workout? Okay, ano ba motivation ko? Siguro, aside from being healthy, for me kasi nag-i-invest ako for myself kasi sabi nila, it's good to invest with your health, with your body habang bagets ka pa, habang bata pa. And now I'm 22 and feeling ko lang mas okay na alagaan ko yung sarili ko now than pwede naman ako mag-workout 5 years from now or the next 10 years. Pero sabi kasi na Tita Ina Raymundo, kaya siya ganun ka-sexy. Kasi maaga siya nag-start mag-workout. And Tita Ina Raymundo, oh my God, sobrang, ano ko siya,
idol, sobrang inspiration ko siya. And yun, yun lang. And also, motivation mo, siguro once you start seeing the results sa mga ginagawa mong workout, mas ma-addict ka. So for me, you just have to find the right workout for you. Like for me, before, super hit ko talaga ang cardio. So gumaganap ako ngayon ng isang exercise na kailangan ko mag-cardio na mag-enjoy ako. So I did, I discovered cycling, indoor cycling. So na-enjoy ko siya. So naka-cardio ako, na-improve ko yung cardio ko. But at the same time, nag-enjoy ako. So hanapin nyo lang. Also, anong advice sa mga gusto mag-workout? Yun nga, find the right workout for you, kung saan ka mag-enjoy. And sometimes, nakakatulong kung meron ka talagang personal trainer. Like me, I have Mama Kat. And siya yung nagsasabi kung anong pwede ko gawin, kung anong weights, kung masyado ba yung heavy or not. So, kailangan mo ng knowledge nila para mas alam mo kung anong gagawin with your body. So, nakakatulong talaga. So now, yung ginagawa kong workout, cycling and Legree, para siyang for the core naman and for the booty. So for me, that's the perfect combination. Usually, pwede kayo mag-join ng mga classes. For me, it's more fun and mas ma-enjoy. Bring friends, mas masaya. Okay, next question. Are you a sneakerhead or a heels gal? Gal, girl. Okay, before, hindi ako super fan talaga ng mga sneakers. Tapos, si DJ, sobrang hilig siya sa sneakers. So, medyo na-curious ako. Tapos, nainggit na ako sa kanya. So, tinry ko one time bumili ng mga sneakers. And then, super na-enjoy ko siya. So, ngayon, siguro, matatawag ko sarili ko na sneakerhead more than heels. Kasi kung wala akong work, kung wala ako sa harap nyo, as a normal girl, makita niyo ako in my sneakers. White sneakers. Yeah. And gusto ko yung maduming white sneakers. Para it can go with any look, with any outfit. So, sneakerhead na ako ngayon. Converted. I go for comfort. Let's do it. Next. How do you maintain yung ganyang kaganda at kahabang buhok? Wow, thanks. How do I maintain my hair? Siguro, yung mga advice, yung mga tips na binigay ko sa inyo kanina, gawin niyo yun. And before, alam niyo nung bata ako, ginagawa sa akin ng mom ko. Before sleeping, 100 suklay before you sleep para maalis yung mga tangles. So, try it, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As in, I swear, effective siya sa akin. And also, yun nga, kung kaya i-rest yung hair ko sa mga heat, yun, i-rest ko. And also, of course, with sunsilk. Tinutulungan niya talaga maging ganito, ka-straight yung hair ko, and super bango. Sobrang important sa akin yung mabangong hair. So, this is my secret. Sunsilk. Oh, wait, guys! We are trending on Twitter! Yay! So, thank you. Thank you so much. So, keep tweeting hashtag blowdrylevels. And hello again sa mga viewers natin, sa mga kakasama pa lang. Hello, welcome to our live. Okay, our next question is, okay, what are your upcoming projects? Ano? Oh yeah, may movie ako, guys. With Tita Sharon and Tita Richard. Actually, magsa-start na kami mag-locked in soon. As in, 2 weeks kami in Ormoc. So, yes, after concert ni DJ, mag-locked in na ako for the movie Under Star Cinema, of course, and directed by Cathy Garcia Molina. And also, wait, thank you sa lahat ng nanonood ng House of Us. Yay! Thank you so much sa mga hanggang ngayon showing pa rin siya sa ibang mall. So, grabe, thank you. Sobrang, hindi ko na alam. Minsan, hindi ko na alam na nangyayari ito, so sobrang saya ko yung sa pagtanggap ng House of Us. Part kayo ng pelikula na to, and thank you from the bottom of my heart, from Star Cinema, maraming salamat talaga. Okay, may next question pa ba? Okay, mamaya na pala yung ibang question. Sa ngayon, may nanalo na kung sino, kung ano ang susuotan ko na cover up. So the winner is, okay, white vest.
ito yung nanalo. Yan. Okay, I'll wear it. So, thank you guys sa mga, ano, tumulong. Ayan. Ito yung nanalo. Ayan. Nice! I like it. Thank you guys. Galing nyo. In fairness. Malinis lang. And since initan ako, ayan siya. At least, hindi ako papapawisan agad. Ayan, I super love this look. Thank you guys for helping me. I'll just put this back para. Okay, so next, ano bang gagawin natin? Shout out again! Sorry. Shout out again to Rico Santillan. What's up, Rico? And to Kath Pasqua. Hi! Thank you for joining us. Shout out! Okay, so check natin kung dry ng hair ko. Okay guys, so medyo dry na siya. Actually, dry na siya. Konting-konti na lang. Bigyan pa natin siya ng konting time. Pero, yan na siya. Okay. So ngayon, while waiting for my hair to dry, ano muna tayo guys? Fast talk. Okay, fast talk muna. This or that? Okay, fast talk. Okay, hair up or hair down? Hair up. Next, beach trip or mountain hike? Of course, sa mga kilala ko, huwag niyo akong paakitin ng mountain. Huwag na huwag. Beach tayo, syempre. And wait, kung may recommendations kayo kung saan yung next kasi may pinaplan kami na gusto namin mag-beach this December, please, i-tweet niyo sa akin kung saan magandang beach dito. Okay, next, yoga or cycling? I'll go for cycling. Zumba or hip-hop? Hip-hop! Night out or night in? Usually night in, pero parang na-enjoy ko recently ang night out. So, night out. Ngayon, sa mood ko ngayon. Plan it out or opt for anything? Okay, it depends, guys. Plan it out kapag nagta-travel. Kasi sayang yung time. Parati kayo magpa-plan. Parati kayo magpa-plan every time you travel para hindi sayang yung time. But, pag dito lang, I'm up for anything. Kasi, guys, buong buhay ko, pinaplan. May weekly schedule ako, so I'm up for anything pag dito lang. Gusto ko yung mga random na kung anong gagawin. I hate planning pag dito. Okay, ayun na pala. Ayun guys, so yun lang muna yung ano natin. Yun lang yung fast talk. Sorry, nabitin ako. And ngayon, sa mga kakasama lang sa amin dito sa live streaming namin, ulitin ko, meron po kaming kits for you guys. Meron kaming papamigay sa inyo na 10 kits signed by me with these items inside. So, to win, you just have to use the hashtag blowdrylevels and comment them down below. The winners will be randomly selected. Tapos, stay po kayo until the end of this video for the announcement of the winners. And yes! Yun! Hindi pa tayo tapos. Marami pa. Meron pang para makomplete na tong look natin. So, medyo plain lang siya. So, we need to accessorize a little. So, I have necklaces here. So, pareho naman siyang okay with the outfit, but I just need your opinion. So, okay. Hawakan ko na lang, no? Kita ba? Okay. So, the first one is this one. So, layered necklace siya with pearl in the middle. Cute. Since I'm wearing white, cute din. And the other option is this plain lang na gold without pearl. Ito yung mas medyo edgy, I think. Wait. Ito siya, guys. And may heart siya. Cute din to. So, yan siya. So, this is the first one. This is the second one. So guys, vote. Pareho siyang gold, difference lang may white pearl. Yung isa, mas heart, flower, yan. Pili kayo. Like or heart, like or heart, like or heart. And for the meantime, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga
viewers. Wow! May birthday! Happy, happy birthday to Chi Calma! Happy birthday, Chi! And also, hi to Jasmine Jose. Hi, Jasmine, and happy, happy birthday, Chi. I hope you're having a good one. And thank you dahil sumali ka sa live kahit birthday mo. Hey. Okay. So now, while waiting kung anong necklace yung mapipili natin to finalize my look, mag-iisa pa tayong round ng questions. Hee-hee! Let's do it. Okay, let's do it. First is, from all your red carpet looks, which one is your favorite? Oh, ano favorite ko? Oh, it's hard. Maybe, ito na lang, yung recent Star Magic Ball. I mean, ABS-CBN Ball. Sorry, I mean, ABS-CBN Ball. Considered as red carpet ba yung mga premiere night? Hindi, no? Oh, yeah, red carpet yun. Okay, meron akong dalawa palang na gusto. The first one, yung red na silk dress na suot ko nung premiere night of Barcelona. By Martin yun eh. I love that. Kasi sobrang simple, pero ang ganda ng fit. And then, second is yung, eto, nung recent ABS-CBN Ball. The gown was made by Tita June Escorio. Nagustuhan ko siya kasi first time pumayag si Kim and Boop na hindi bida ding suot ko. And yeah, super nice and super good decision din kasi ABS-CBN Ball recently was for the Bantay Bata. So I think it's the perfect time to wear something simple. And yeah, nagustuhan ko yung buong look nun. So yeah, shout out to Tita June Escorio and Martin Bautista. Yeah, thank you guys. Okay, next question. We've seen you wear a lot of hairstyles through the years. Curious lang, which do you prefer? Alam niyo, ang hirap sagutin niyan kasi ang ano ko eh. Pag sa hair ko, mabilis ako mabore sa isang look. So, sometimes gusto ko short, gusto ko long, gusto ko medium, gusto ko layered, gusto ko blonde. So, depende sa mood ko. And also, with my work talaga, kailangan ko ng iba-ibang looks para ma-differentiate yung character. So, maybe yung favorite ko, yung may bangs. Yun na lang, nung nagpa-bangs ako. At nasa-sepangs ako sa bangs ko ngayon kasi pinaalis ngayon for the movie eh. So, yeah, nakaka-miss din mag-bangs. Yun yung favorite ko. Okay, next question. Oh, okay, I like this. Anong places ang nasa travel bucket list mo? Okay. Yung gusto ko puntahan ngayon, New Zealand. Kasi never pa ako, nakapunta na. Pero hindi ako nakaikot. So, New Zealand. Gusto ko rin mag, I wanna go back to South Africa. Kasi when I went there, parang one day lang. Nag-shoot lang kami for a magazine and then umuwi na. Literally, mas mahaba po yung biyahe kasi sa stay ko doon. So, I wanna go back. So, New Zealand, South Africa. I wanna go to Maldives as well since I'm a beach person. Gusto ko makita. Ano pa ba? And yeah, yun lang. Yun yung mga gusto ko puntahan. Ano pa bang gusto ko? Yeah, yun lang. Next question. How do you always stay fresh? Shower regularly. Sobrang hilig ko mag-shower. Yun naman yung secret dun eh. Mag-shower lang parate. Pag pawis ako, gusto ko nag-shower agad. I go to my derma hanggat kaya ko sa schedule ko kasi they help me take care of my skin to look fresh. And ano pa ba? Sleep a lot. Grabe guys, kasi iba ang nagagawa ng tulog, maniwala kayo sa akin. Iba yung glow mo kapag naka 8 hours of sleep ka. And yun lang, it's good for your skin and for your health. So, kung kaya nyo matulog, matulog kayo. I swear, that's the secret. What's your next big move? What do you mean, big move? Anong big move? As in, next gagawin ko? Next, okay. Thank you, Derek. Okay, next big move,
I think itong movie ko with Miss Sharon and Tito Richard kasi it's been a while since gumawa ako ng movie mag-isa without DJ, and alam mo yun, mixed talaga yung nararamdaman ko ngayon kung paano sa shooting, kung wala akong kasama sa tent, and yeah, I'm taking this step para sa aming dalawa, and yeah, let's see how it goes, fingers crossed, sana maging okay, and yeah, for sure, igaguide naman ako ni Direk Cathy, so pray for me, guys. Okay. Oh, yun na yung questions. Yun na, oh, bitin. Enjoy pa ako. Okay, yun na guys for the questions. And for the necklace, may nanalo na. May nanalo na. Okay. So, ang nanalo ay... Da-da-da-dan. Oh, the pearl necklace! This one. Ito yung nanalo. So, I'm gonna wear it now para makita niyo yung buong look. Yan. Perfect siya kasi may white, and then I'm wearing a white vest. Wala lang, party lang. Wait lang. Okay, so, hair update na ba tayo? Wait. Hair update, guys! Tuyo na siya. Ayan, tuyo na. Wait, ito yung buong look. So, yan yung necklace. Ayan. Ayan, na-complete yung look. Kasi alam mo, sometimes, hindi nyo kailangan mag-accessorize ng super ha. Kasi magulo tingnan. So, since I'm wearing a plain set of top and this jumpsuit, feeling ko perfect lang para mag... Since yung earrings ko stud lang. Bagay itong necklace. Yan siya. Yay! Love it! Okay, so again, sa mga nandyan, please use our hashtag blow dry levels para manalo kayo ng kit. Come on, mag-comment lang kayo dyan. Okay, next is, okay, may bag. May bag. So, meron akong dalawang options dito sa inyo. This is the first one. Yan. Cute. So, para mag-break yung pagka-ube ko dito, meron tayong blue bag. Love it. Ito naman, white. Kung panindigan natin yung pagiging clean lang for tonight, this one. So, I'm gonna stand up and ida-demo? Ano to? I was shopping. I mean, imamodel ko sa inyo. So, this is the first one, the white one. Ayan. Kita ba? There. Naka-cover eh. Sandali. Ito. Ayan. Ayan, white. This is the second one, the blue one. Ay, cute. Parang cute din to. Cute man siya parang. Yan. So guys, syempre, titulungan niyo ako para di kayo mabore dyan. Tulungan niyo akong mag-ano, pili. So, which one do you like? The white one or the blue one? The white one or the blue one? Choose! So, just like or heart kung anong mas gusto niyo sa kanilang dalawa. And later, malalaman natin kung ano na, kung ano yung magiging buong look ko. Oh, may result na? Agad? I love it! Ang bilis! Guys, may nanalo na! This white bag. Yan. So, ito na yung buong look. Yan. So, pwede ka rin siya cross. Mas maganda. Okay, guys. Bagay. Bagay siya with the outfit. I love it. Thank you. Muntik ka ba sa... Sorry, okay. Bawal yung malaman kung ano yung nabasa ko sa screen. Ayan, so this is my final look for my day tonight. So, ayan. Alam mo, susuotin ko talaga ito sa normal. Kahit magmumula mo, kahit gusto ko itong suotin. Maganda, maganda. Okay, so hair update again! Ooh! Guys, dry na. Natuyo na siya, finally. Gaano katagal na ba ako dumadaldal dito? Natuyo na siya. Eto. So, kanina nag-start kasi tayo with the live na medyo basa pa yung hair ko. Pero ngayon, habang natutuyo siya, mas nagsistraighten pa yung hair. Yan, na-notice nyo. So, yan. Konting-konti na lang. Pero,
sobrang lapit na nito. Matutuyo na. Almost done, guys. Yan na siya. Okay. Okay, so speaking of hair, excuse me, marami nagtatanong sa akin about my hair inspiration sa mga looks ko sa Instagram. So, tinan nga natin yung mga looks na yun. Gusto nila. Okay. So, okay. This look. Wait lang. During the ABS-CBN ball, ano bang story nyan? Actually, guys, hanggang day ng ball, nagtatalo pa kami kung ano magiging hair ko for that night. So, ako kasi parati ako middle part. Pero nagtatalo kami, kinonvince nila talaga ako para pumayag ako ng mag-side part for that night para maiba lang. So, yun, kaya na-achieve yun. Kasi, di ba yung gown ko kasi nung ball, parang super backless. So, yung perfect talaga na hair for that pony lang or hair up para makita yung back. So, nagtalo kami kung middle part or side part. Pero nanalo sila, so pumayag ako na side part. So, yeah, I hope you like the the look naman. Kasi, yeah, tama naman yung naging decision nila. And for me, parang very sleek and very chic lang yung look nyo. So, yeah, pwede nyo yung gawin. Kahit super dali lang gawin pag side part. And mukhang malinis. So, I love that. And next naman, ito okay, with the bangs. Okay, so this look, paano mo nag-start yung bangs? Actually guys, inunti-unti ko yung bangs na yan, yung sa story. Kung napansin nyo, nung sa La Luna Sangre, nung nandun na kami sa parang season 2 namin, kailangan ko i-change yung hair ko as Malia para may difference. So nag-start ako magpa-bangs doon. Hanggang sa nag-meeting na for House of Us and sabi ni Direk Kathy, I have to keep the bangs kasi wala pa akong movie na may bangs. And yun, okay naman kasi nga, since sinabi ko kanina, again, I love the bangs. Na-attach ako sa bangs ko. And for me, ang saya, nakakomplete yung look pag naka-bangs. So, yeah, yun yung story. So basically, gusto ko lang, parang na-bore na ako sa parating middle part. So sabi ko na lang one day gusto ko magpa-bangs. Buti na gustuhan nila. And ayan, try nyo yung bangs. Wait lang, basta pag nag-bangs kayo, huwag yung sobrang kapal dito na straight. I really recommend pag nagpa-bangs, medyo ipa-layered nyo siya para kita pa rin yung eyes nyo and mas nakaka-modern yung medyo layered bangs. Yung medyo fringe lang. Ayan yung tawag, diba? Fringe bangs? Fringe layered bangs? Basta, parang ganun. Para hindi siya bangs, yung parang in-your-face bangs. Parang ganun. Wala lang. Wala lang. Kung gusto nyo lang sundin. Okay. So, now? Wow! Number one, trending na tayo! Yay! Thank you so much, guys. Trending tayo on Twitter, hashtag GoDryLevel. So, thank you, thank you. Okay, so ito na, guys. Yung kanina ko pa sinasabi sa inyo, i-announce ko na ang ating top 10 winners! Woo! So quiet. Okay, guys. So, naka-flash na? Ayan, nandiyan na. So, ito na yung top 10 winners natin. Congratulations, guys. Nanalo kayo. Thank you.
congratulations to the winners of my Sunsilk kit. Congrats, guys. And please tag niyo ako kapag pakita niyo sa akin yung mga pictures niyo after using Sunsilk. Hashtag blow dry levels hair niyo. So tag niyo ako sa Instagram ko, sa Twitter ko. I wanna see. Thank you, guys, and congratulations. So, I think tuyo na siya. So, yan guys, ito na yung final ano product, ay final outcome ng ano ko, ng hair ko. Super na tuyo na siya simula na nag-start tayo kanina. And as you can see, para ko siyang pina-blow dry, right? So, with this, the new Sunsilk Expert Perfect Shade Shampoo para kayong nagpa hashtag blow dry levels talagang hair nyo. So, yan. Like yung nangyari lang kanina. So, I love it. Yeah, at least nakita nyo yung ano, yung buong process. Yan na siya. Okay, so for the last part of my Get Ready With Me video is of course the hairstyling. Bilang di naman ako hairstylist, so very minimal lang yung gagawin natin with my hair. So, gagamitin ko yung hair clips na kasama sa kit. This one. And, lalagay ko lang siya dito konti. So, I like my hair as it is, straight na lugay. Add na lang tayo ng hairpins. I just want to look simple and very malinis. Wait. So, here. Oops, maliktad. Ayan. Ayan. And parang pwede mo pa siya i-layer with ano, one more hairpin. This one, one more. Lagay na lang siya here. Ayan. Ayan. Look at it. Actually, pwede pa isa. Gamitin na natin lahat. So. Yan. Perfect. Yan na. So guys, ito na yung final look. So, the vest that you chose, the bag. Ayan. Yan na. Yan na yung final look. In fairness, maganda yung napili niya. So, thank you guys. I'm ready. I'm ready to eat. So, that's it guys. Yeah, tapos na yung live natin. Kaya magbabay na ako sa inyo lahat. And first, I'd like to thank everyone for joining me at their first ever Get Ready With Me live video with Sunsilk. Sana nag-enjoy kayo because I had so much fun. Sana may mga natutunan kayo and sana nasagot kayo yung mga questions na sinend nyo. And hopefully, hindi ito yung magiging last. Sana maulit to next time para mas maka-interact pa ako with you guys. So, thank you again. And, guys, remember, you can get straight hair na parang hashtag blow dry levels just like mine with Sunsilk. Again, this is Catherine Bernardo and thank you for joining us tonight and I'll see you guys soon. Bye, Hercada! See ya! Mwah!